yet not in knowledge, but we have been truly made manifest among you in all things. Okay, let's pray. Bago naman, salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Mag-aaralan namin ngayon ng simplicity that is in Christ, Panginoon. Napakaimportante ngayong mga panahon na ito, Lord. Because may mga umatake, Panginoon, na nililito marami. Ngayon ay actually marami sila na-accomplish. But we pray ang mga churches na katulad namin, Panginoon, ay manatili sa inyong simplicity, na especially ang kaligtasan na pinakaimportanteng bagay sa taong nabubuhay, Panginoon, matiyak ng kaligtasan. So we pray na soul winners, Lord, maintindihan namin to, Lord. Hindi rin kami ma-biktima dito, hindi kami, especially mga aming win. At ganoon din po minsan sa mga talakayan, Panginoon, again, maraming na-discourage or may encourage, depende kung ano yung outcome ng mga discussion. So we pray, kayo po yung mag-ingat sa amin ngayong umaga, Panginoon, kayo pong mag-encourage, kayo pong magturo, kayo pong magbasbas. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Title po nito is The Simplicity Which Is in Christ. Okay? The simplicity that is in Christ. Sinabi niya sa verse 3. Diba? So, pero bago yan, dyan tayo mag-focus po sa mga verses na yan. But right now, may mga po-focus tayong ibang verses. So, ang topic natin is ako simplicity. So, ang subtitle nito is Simplicity, the Good, the Bad, and the Ugly. Okay? Kasi parang ganun yung... Okay, naintindihan niyo ba yun? So, kasi famous yung mga ganyang title kasi pag may topic, hindi naman pwede mo sabihin, nga, masama yan. Okay? Masyado ka simple, masama yan. Ah, masyado ka simple, okay yan. May mga topic na gano'n, hindi mo, well, yan, ano naman, Pasko. Oh, Pasko. Kahit ano yan, wala akong pakialam dyan, ayoko niyan. Okay, pag may nag Christmas Day, oh, demonyo yan. Ano gano'n. Okay? So, kaya inaaral natin, kung mapansin nyo, lahat. So, may mga bagay kasing hindi ganun kahayag, hindi ganun ka-plain. Okay? Especially ngayon, sa panahon ng maraming manluloko, hindi naman sila manluloko nang hindi nila iniisip kung paano manloko. O yung iba dyan, especially kay demonic yan, kay Satan ang galing yan. So, ibang panluloko na may encounter natin sa buhay natin, hindi basta-basta tao lang nag-isip niyan. Okay? Kaya... lahat ng ating inaaral dito ay ginagawa ating plain para lahat tayo maintindihan natin later pag naintindihan nyo yung or pag nabanggit ng sa preaching itong bagay. Alam nyo na ibig sabihin ni Pastor, bakit ano ba masama ba maging simple? Mamaya, sinabi niya kahapon, masama, tapos next week, hindi masama. Okay, kaya nililinaw natin. So, kaya the good, the bad, and the ugly. Okay, aralin natin yung pangit na simplicity, yung sobrang pangit at yung maganda. Okay? So, introduction lang yun. Pero mag-focus tayo later kasi dyan sa ating binasang text na kung saan yung sinasabing simplicity in Christ, yun ay magandang bagay. Di ba? So, ngayon, tingnan natin yung masama muna. Okay? So, anong pangit sa simplicity? Diyan sa Proverbs 1:22. So, may mga times na ang simplicity o pagiging simple ay ini-equate minsan nga sa fool. Pagiging fool. Okay, pag sinabi kasing simple, okay, paulit-ulit yan sa tingnan natin sa Bible. Read yung kayo sa Proverbs 1:22, ang sabi dyan, how long, ye simple ones, will you love simplicity? Okay? Kayo mga simple, hanggang kailan nyo mamahalin ang simplicity? So, yung mga simple daw, mahal nila yung simplicity. So, masama ba yun ay mabuti? Hindi mo pala. Pero pag tinanong mo, pag tinuloy natin, malalaman natin na negative. Sabi dito, in the scorners delight in their scorning and fools hate knowledge. So, in the same breath, ang sinasabi niya, yung mga simple, mahal ang simplicity, hindi maganda yun. Kasi yung mga scorners din, minamahal din nila yung kanyang pag-scorning. So, yung pang-aasal nila, tsaka yung mga pagkasalita ng walang kabagay-bagay, mahal din nila yun, they delight in it. Okay? At tsaka yung mga fools naman, anong kabiligtaran ng love? Hate, di ba? So, kung gusto ng simple simplicity, yung mga fools, galit siya sa kabaligtaran ng, ano,
ng foolishness, which is knowledge. Ayaw na nilang matuto. So yun yung ating ugly. Okay? Ang pangit sa isang Kristiyano, sa kahit sa isang tao, hindi nga Kristiyano eh. Yung ayaw mo nang matuto. No? Hindi, ang hirap kasi sa utak niyan eh. Pag pinactice mo yung muscle mo, di ba? Lagi natin illustration muscle. Ngayon, hirap na hirap ka, di ba? Kami mga lalaki, gano'n, pag gano'n. Binataan na kami dati, parang gusto kong palaki ng muscle. E di, try, di ba? Dati, meron kaming gano'n dyan eh. Sa mental ba, may parang 10 piso lang isang, ano, isang session. Sige, go. Ganyan kami, palakasan kami, mga ganyan eh. Kinabukasan, parang di ako makapagsabon. Kasi, ang sakit, no? Pero kinalaunan, pag tinuloy-tuloy mo, di ba? Dati hindi kami makasipa sa mga ginawa kasi namin high school, yung taekwondo nga. No? So, nung una, hindi kami makasipa ng gano'n. Mukha kami tanga pag ano eh. Tatawa na nga ako, di demonstrate ng ano, magaling. Tapos, oh, kayo na. Mukha kami tanga eh. Lalo yung ano, kaya ini-stretch namin yung ano. Pero bandang uli, ilang months, kayang-kaya mo na, feeling mo, action star ka na eh. Ganun mo. Nangyari, kaya ko nang ano eh. Anyway, ayaw ko nang demonstrate dito, di ba? Pero, ang muscle natin, pag yan ay ating ini-stretch, yan ay ating ginagamit, lumalakas yan, nagiging flexible. Ganun din ang utak. Ang ganyan, mga bata, ang hirap na mag-aral. Ganun talaga, pag in-stretch mo yan, lalakas yan, yung utak mo. Ngayon, mangyayari. Mas marami ka mga, mas lalaki yung capacity ng utak mo. Ang dati, ang bagal mo mag-multiply. Diba? Eh, pinaktis mo ng pinaktis. Ngayon, napatagbilis mo na. Diba? Ganun din sa pag-piano, kahit saan pa yan. Pag-memorize. Yung iba sa inyo kanina lang siguro nag-memorize. Isalin, suspensya ko kanina lang. Diba? Ba't na memorize agad kanina ka lang? Yung sinabi ko, doon ka pala nag-memorize. Oh, ito niyo yung bakit. Kasi sanayin eh. Pagka-bisote ka. Oh, may mga ganong tao, may mga ganong bata. Hindi kasi nag-reklamo. Nasa na ba, Stephen? Diba? Pag hindi ka reklamo, sinabi siya, gawin mo to, ginawa mo. Memorize ngayon, memorize bukas, memorize ulit, memorize. Bibilis yan, no? Hindi ka tulad ng sasaktan, may limit yan. Pero tayo mga tao, yung utak natin, yung muscle natin, habang ginagamit mo, yan ay lumalakas, naiging flexible, at talagang bumibilis yan. Okay? Kaya ngayon, kayo mga bata, kayo yung pwede naming tukuyin na ganito, eh, simple. Simple lang kayo eh. In a way, okay lang kasi bata pa nga kayo. Pero alam nyo, hindi naman kayo 8 years old, next year, magiging 7, bababa kayo. Tapos next year, 6. Hindi, alam nyo na yan, di ba mga bata? Ilang taong ka na ngayon, Joshua? 10. Next year, ano ka na? The year after that, ilang ka na? After 10 years, ilang ka na? Oh, nahirapan na mag-add. Oh, si JSMA, mauna naman mag-plus si JSMA. Hindi pa. Oh, Aiden, 1 plus 1. Isipan si Aiden eh. So mga bata, dapat alam nyo na yun, di ba? Si Salin, ilan taong ka na Salin? 12. So, 10 years from now, ilang ka na? Anong gagawin mo pag 22 ka na? Hindi mo alam, pero kahit hindi mo rin gagawin mo, sigurado ka, kailangan mo na may mga kailangan ka, di ba? Kailangan mo ng talino, kailangan mo ng lakas, kailangan mo ng kalusugan mo. Hindi lang yan dyan. Alam mo, spiritual especially. Yung iba, hindi. Marami na kayong makikilala dyan. Meron ako talagang particular na, kasi ano siya, naging sa India daw ata yun. Pero yung mo, sobrang successful niya, doktor, bandang uli, siguro mga 35 pa lang, yaman na, 35, batang-bata. Eh, nasana siya ng puro success. Hindi niya alam kung ano yung ano ng buhay. Iniwanan niya yung mga anak niya, nagpakamatay. Kasi hindi daw niya nakikayanan yung ano ng buhay. Parang hindi mo maiisip kung ano yun, di ba? Kasi yung isa naman, yun naman lang, namatay talaga, yung injury niya.
sobrang successful IT. 38 naman ata, ganun. Wala silang makakuhang, ano, healthy naman, puro trabaho, tapos healthy, ano, jogging. Yun pala, kulang sa tulog. Hindi na pala kaya ng katawan niya pag kulang sa tulog. Anyway, ang ating spirituality, mas kailangan lalo natin. Gusto ba ganun? Ngayon, dami mga Koreano, ano, nagpapakamatay na naman, di ba? Yun talagang trend sa kanila. Pag hindi nakapasa daw ng exam yan, papakamatay ng iba doon. Kasi, binainwash na sila ang success. Ang success dapat sa pera, ang success, wala kang kwenta pag ikaw ay, ano, ganun sila. Kaya ngayon, spiritually, corrupt, ano sila, bankrupt. Hindi maganda, okay? Kung ang ating muscle ngayon ay dapat natin ni-stress, palakasin ang ating utak, dapat bumilis, eh lalo sa spiritual. Lalong spiritual, kasi ang ating laban ng spiritual, kahit pa sabihin mong mayaman ka na, ay wala na akong kayang i-gain. Wala na, okay na to. Spiritual, tuloy-tuloy lang yun. At actually, mas madalas nga yung mga mayaman, yun yung mahirap i-win sa Panginoon. Kasi nabulag na sila, ito lang ngayon po tali sa buhay, narating ko na to. Therefore, kayong mga nag-i-preach dyan, baka gusto nila yung pera ko, yung mga ganun. So, lalo sila mabulag. Diba? Ang dali lang gospel, ito yung mag-aaralan natin, hindi nila maintindihan. Okay? So, yun ang ugly. Pag ikaw ay ayaw mo nang matuto, piling mo lahat, alam mo na, yung simplicity in that context is napakapangit. Okay? So, don't be simple in that wise. In that context, huwag kayong maging simple. Amen, mga anak? Wag. And then, talino ko na eh. Kaya ko na mag-multiply. Meron pang division. Meron pang square root. Later. Meron pang integral calculus. Trigonometry. Algebra. Ano pa? Ha? Nasabi ko na yun. Ay, calculus. Wala na. Pagkatapos lang. Meron pa rin. Meron. Ngayon sa yung nag-umpisa ako mag-aral ng pambira, yung machine learning na yan. Eh, this is easy. Ganyan, ganyan lang. Tutorial ako. Pambira, bandang uli. Puro mat na. Hindi ko alam po. Ganun ang ano, AI. So, hindi mo pwede sabihin, hindi ko kailangan yan. Kasi hindi ka makakaganyan kung ganyan ka na lang. Intindihan nyo ba yun? Ikaw, Joshua, kunwari, kaya mong kumita ng 1,000,000 isang linggo, gagustuhin mo ba yun? Ha? Kung kaya mo, hindi ka mag-compromise. Gusto mo ba yun? O gusto mo yung price lang sa quiz? 500. Okay na rin yun. Isa wala, di ba? Pero kung kaya mo, why not? Di ba? Ang question naman doon, anong gagawin mo later sa pera mo? Pero, kung ano, go, di ba? Pero hindi, yung mga simple, okay na ako dito. It's foolishness. Mag-contento ka na sa kung ano meron ka ngayon. Okay? So ngayon yung bad naman. Ito, medyo magkatagal tayo dito kasi konteksto ng 2 Samuel. Eh, bilisan lang natin kasi simple nga lang to, di ba? At yung pinag-usapan, simple lang. Kaya dapat, simple lang. Anyway, dahil hindi simple ang ating kalaban, kailangan tatapatan natin. Okay, so ano nangyari sa 2 Samuel 15? So alam natin 2 Samuel is, kwento yan about David yan, 1 and 2 Samuel, David. 1 Chronicles, David yan eh. Mahaba yung buhay niya eh. Hanggang katandaan niya, pina-follow siya, di ba? Pero isa sa mga ginawa ni David, siyempre di ba, may mga kalokohan din siya. Ang dami niyang asawa. Later, murder pa siya, adulterer. So, inani niya yun sa kanyang ano, ang anak. So, nangyari dito ay kung ilalim si Absalom, pinatay niya yung kapatid niya, kasi yung kapatid niya, si Raul yung katulad niya. Pero ibang klaseng kasi loko-loko, di ba? Parang ni-rape yung kanyang kapatid. Kapatid ni Absalom. So, marami kasing, marami nanay. So, direct or sibling ni Absalom, ni-rape. So, pinatay niya ngayon yung anak ni David. Lahat yun, anak niya. Nakikita niya yung buhay ni David, magulo. Okay? So, nangyari dito, sabi dito, and with Absalom went 200 men out of Jerusalem that were called, and they went in their simplicity, and they knew not anything. So ito may mga sumama doon. Anong masama ba doon?
So masama pa rin yung kasi wala naman silang alam, wala silang kinalaman sa evil plan ni Absalom. So again, ang context nito is nagrebelde si Absalom. Pinatawad na nga siya. Di, pinatay niya, tumakas siya, bandang huli, mahal na mahal siya kasi ni David. So sabi, bumalik ka na dito. So pinatawad siya, bumalik siya. Pero medyo may gap pa rin sila. Pero ito si Absalom pala, nagplano na ng kalokohan. Kasi galit na siya sa tatay niya eh. At hindi lang pala to, sino yung advisor ni David na naging advisor ni Absalom, si Ahitophel. Yun pala yung lolo ni Bathsheba. Okay, nakita niyo yung ano? Nagkakagulo na. Alam si Bathsheba, asawa siya nung inasawa siya ni David, adultery, doon sila nag-adultery. Tapos pinatay pa yung kapatid. Eh, lolo ni ano yun? Bathsheba. So, nagalit ngayon itong matalino si Ahitophel. Hindi sinabi actually doon sa kwento. Pero yun ang madi-derive natin. Bakit si Ahitophel, bakit siya nagtaksil kay David? At later, nag-advise yan kay Absalom nga na yung paano niya gagawin, paano siya makagante. Kaya ito yung ginagawa niya ngayon, ang ginawa niya, magaling palang politiko to. Ito sa sa first verses dito, ang ginagawa niya is ninakaw niya yung, sabi dito, yung puso ng mga Israelite. Okay? And on this manner did Absalom do to all Israel that came to the king for judgment. So Absalom stole the hearts of the men of Israel. So matindi to, politiko to. Anong ginawa niya? Kunwari, siya yung nag-judge doon. Ako, concern ako sa inyo. O sige, sabihin niyo sa akin problema niyo. Solve natin yan. E syempre yung tao, tumantua. E si David matanda na. So kahit andun yung puso ng mga tao kay David, dahil mabuti siyang hari, naging mabuti siyang hari, umunlad sila dahil sa pamuno ni David, tama ba yun na ang kinin mo lang yung basta-basta? Kahit paan ka pa niya? Hindi dapat. So sa church, madalas nangyayari din yan. Ang nangyayari sa church, especially yung mga palibasa kasi ibang church, mayaman, tapos yun silang property, hindi lahat ha. Pero yung iba ay napansin ko ganun, pinaghahangaran yung property, yung pastorate. Kasi may pagkukulang din siguro yung pastor. Pero still, hindi dapat, di ba? Gusto ba ikaw yung sumira sa gawain? Gusto ba ikaw yung sumira sa Pilipinas? Patayin natin si Duterte. Hindi yun lagi yung ano, minsan may kalokohan yan. Hindi ibig sabihin lagi yun ang patayin lagi yung ano, hindi ganun. Mag-isip-isip ka muna. So, pero nangyari dito kay Absalom, ganun nga, sobrang yung galit niya sa tatay niya. No? To the point na nag-kudita siya. Alam niyo, kudita, mga bata. Nag-rebelde siya. Pag sinabing rebelde ko, kasi ako din, sabi ko, mga anak, pagdating ko, kikis agad kayo, ha? Okay, so, ano masama dun, di ba? Eh, sabi ni Stephen, huwag niyong gawin yan. Di ba? Kaya si Brother James, sabi niya sa mga anak niya, mga anak, diba, tutulungan niyo sa inanay niyo, ha? Okay. Hindi, wag mo, sabi ni Jamie, wag mo nang gawin yun. So, sa kanila yan dapat. So, nilalabanan mo yung authority. Masama yun. Diba, sabi sa Bible, ang sin of rebellion is like witchcraft. Anong ginagawa sa witch? O, nabasa na natin yan, pinapatayan. So, ibig sabihin, pag sinabi, makita mo sa Bible na pinapatay yung kasalanan na yun, yung gumawa ng kasalanan, napakasama nun. Okay? So, huwag niyong gagawin yun. Pero, ganun ang ginawa ng anak ni David sa kanya. Pero, ito yung ginawa ni Absalom. Dito lang naman tayo eh. Itong si Absalom, kung wala naman sasama sa kanya, hindi naman siya magtatagumpay. Hindi nga magbabalak yun eh. Pero, nakita natin kanina sa Ahitophel kasi nagawa din ng mali ni David. Pero, yung ibang tao daw, bakit sumama sa kanya? Sabi dito, so, mga wala silang alam. No, sila yung mga simpleng tao. Uy, matanda si David, may nag-rebel din. Later, makikita natin sa 1 Kings, 2 Kings, puro ganun. Batayan sila, batayan dito. Nung high school kami, pag yan ang topics sa history. Ganyan na kami. Ay, pinatay na naman. So, bago na naman yung pangalan. Sino naman yun? Hari. Ang bilis lang, di ba? Sa 2 Kings, ganun. Puro ganun lang. May nag-rain ng 3 months. May 10 days pa. Kasi pinatay na nung ano. Di ba? Meron 2 years lang. Kasi pinatay.
So, ang pangit ng ganung buhay, di ba? So, kala mo na, anyway. So, ang topic lang natin dito, yung mga sumama kay Absalom na pambihira, ano? Ang sabi dito, mga when in their simplicity. So, hindi ka na nag-ano, bakit nga ba tayo sumama kay Absalom? Ano mo mangyayari sa bansa natin? Huwag na, hindi natin isipin yun. Eh, babayaran tayo ni Absalom eh. Di ba? Matanda na naman si David eh. Hindi na sila nag-isip na may proseso yan. Di ba? Eh, hindi naman tayo maapektuhan yun eh. Ngayon, eh, ibang tao, paano? Pag na-disheartening yung ibang tao, magulo na pala ang Pilipinas. Eh, sige, gusto nang umuwala ng Mindanao. Eh, huwalay na rin tayo, Bisayas. Eh, umuwalay na rin yung Palawan. Kanya-kanya sa palagi, mga pabuti ka doon. Hindi lagi. Hindi talaga. Eh, sa US, ganun na rin. May mga ibang gustong umiwalay. Asim naman, makakahiwalay sila. Okay, so ito ngayon, gusto, ang point ko lang dito, yung ugly is in contrast to being wise, simplicity is ugly. Kasi pwede ka pala maging wise, ayaw mo ng knowledge, hindi ka maging wise. Mananatili ka simple, in that way, simplicity is ugly. Pero dito sa bagay na to, the simple-minded is always and will always be pawns with the devil. Ibig sabihin, ang dali mong pangayin. Kahapon, Kristiyano kang maayos. Noong Tuesday, medyo hindi na. Noong Wednesday, backslider ka na. Noong Thursday, ginagamit ka ng Satanas. Ano yari? Sino sinabi sa Bible na madaling ano, matos to and fro? Mga children. Diba? Kasi ang bata talaga, hindi pa nila alam. Ay, sinabi, ito naman tamang pagpagligtas. Ito naman. Ay, si Kristo ay tao lang. Sige, dyan naman ako. Ah, si Kristo ay mababang Diyos. O, dyan naman ako ulit. Kasi hindi nag-iisip. Simple ka lang. No? Ang dali mong tangayin. Kaya kahit nag-rebelde na itong anak niya, napakamali nung ginagawa niya, sunod lang tayo. Okay? And they knew not anything. Unlike nung later, sabihin dito, yung mga taga-sunod ni David, nung una, mas marami, pero mga mighty men yun. Tsaka loyal sa kanya yun. Hindi na nagtanong eh. Kasi lumali rin si David dito, bakit siya umalis? Natakot siya kasi nga, mahal niya si Absalom. Sa halip na patayin na lang niya doon. Later, makikita natin kay Job, ayaw niya pang patayin, di ba? So anyway, ang rebellion ay pinapatay. So, sino yung mga tinatangay? Yung mga simple. Di ba ganyan na stand mo dati? Ano yung mga Hebrew roots? Meron kami ano doon talagang ano yung nag-classmate pa namin sa Bible school yun eh. Inasabihan lang, alam mo ba si Jesus, hindi Jesus ang pangalan? Oh, bakit? Ano? Yeshua. Ah, Hebrew pala sinulat yung ano, New Testament, kahit mga Greek city yung sinulatan niya, sa Hebrew pala sinulat yun. O sige, dyan tayo, mas matindi ata ang Hebrew sa Greek. Kasi Old Testament. Eh, simple yung utak mo, hindi ka na nag-isip. Naniloloko ka nung pwede ba magkamali yung pangalan ni Jesus? Eh, Jesus, Panginoon niyo, magkakamali ka doon. Diba, sinabi pa sa Bible, there is none other name given among men whereby we must be saved. We must be saved. Importante yung pangalan ng Panginoon. Tapos magpapaloko kung kaninong loko-loko. Hindi Jesus ang pangalan niya, Yeshua. So, ganun yung mga simple-minded people. Kung sino ngayon yung ano, uso, kung sino ngayon yung magaling, ngayon, ano ba ang ano ngayon? O, yung Gangnam Style. Ah, sayo naman tayo. Maka tayong tanga dun. Maka ba tayong tanga? Marami naman tayo. Di, sige lang. Gawin lang natin. Diba? Kaya yun, isa sa mga hindi ko na-recommend sa pagsayaw kasi, parang go with the flow ka dyan eh. Hindi the spirit. Pag spirit, di mo pwedeng lokohin, di ba? Test mo lang. Try the spirits. Whether they be of God. Mas madaling itry, mas madaling subukin. Pag nagsalita ang isang tao, katulad ng, by the way, ito pala yung isang mga dahilan. Bakit ito ang topic natin ngayon? Kagabi, mayroon naman ang kakausap sa Facebook. So, kala ko noong una matino eh. Sabi niya, maganda yung sagot niya eh. Ah, yung introduction niya. Magtatanong lang po ako. Pwede po bang malaman ang inyong mga insight? Ako po ay dating Baptist. At, umalis po ako dito dahil sa ganitong turo. Siyempre, mag-ano ka. Kasi ako, hindi naman ako, anti-Baptist ka, kalaban agad kita, hindi. Alam niyo yan, di ba? Nagsasabi sa inyo. So, kung mayroon ko sasabing maganda, gusto ko malaman yan. Kung matutulungan kita, tulungan kita. Di usap kami na matagal.
Una pa lang, tinatanong kong ligtas na hindi na makasagot na maayos. Mayroon bang intindi nyo kung pupunta ka sa langit o hindi? Oo, hindi lang yun eh. Ba't yung iba hindi makasagot kasi either hindi ligtas or kala nila ligtas sila or mali-mali sila, nalilito na sila, ayaw aminin, may pride, gusto maging teacher, hindi alam yung tuturo. Madalas ganun eh. E simple-simple lang yung bata, ganun, ligtas ka ba o hindi? Kaya mo sagutin yun, depende sa tinuro sa'yo, kung paano tinuro sa'yo, at anong pinangahawakan mo, di ba? So itong taong to, nagpe-pretend, hindi raw niya alam, tapos bandang huli, sige, ang feeling niya, ang ina-expect kong sagot is ganito, di sinabi na lang, oo. So suspect na agad yun. Suspect siya na agad yun. Kung baptist ka, hindi ka naligtas, anong ginawa mo dun? 25 years sa baptist, hindi naligtas, o hindi sigurado? So, suspensya lang. Pero again, mag-aalam pa rin ako. Hindi, ano pag-usapan natin ngayon? Cessation daw. Cessation ng gifts of healing. E, alam ko na agad, Pentecostal yun. Okay? So, tinatanong ko, ikaw ba naniniwala ka na mayroon pa niyan? Kung saan-saan ako dinadalang verse, pinakita ako sa unang video na hindi naman gumagana. So, bandang huli, tinatanong ko na state. Sige, ganito ha. Summarize na lang natin. Ikaw ba naniniwala ka ba may nag-heal ngayon? O bakit hindi siya pumunta sa hospital, doon sila magpagaling? Kahit maningin sila ng konti, o kahit hindi sila maningin, matuwa tao sa kanila, kung talaga nagpapagaling sila, diba, in the manner of the apostles and of the Lord Jesus, walang singilan yun. Kasi ang gifts of healing ay sign gift yan, isa sa mga sign gift. Para maniwala yung mga Hudyo sa kanila at that time dahil kailangan yun panahon nila. So hindi pa ako nakakapunta doon kasi hindi sumasagot na maayos. So, maya-maya, parang paulit-ulit na hindi ko nang sinabing tao ng ano eh, ng gagamot ng Holy Spirit. Pinag-usapan natin gifts of healing eh. So, sino nga yung nagagamot ngayon? So, bandang ulit kung saan-saan ako dumaan. So, ngayon, naintindihan ko nila ulo to. Sabi ko, wala nang panahon sila, huwag mo sayangin oras ko. Bandang ulit, yun na. Kaya ako umalis sa Baptist kasi mga hipokrito kayo. Ha, lahat ng Baptist? Matagal po ako sa church. Matagal ako sa church. So, sa amin, marami rin umalis. At maniwala ako sa hindi. Tinitingnan ko rin yung side ni pastor, tinitingnan yung side ng tao. At madalas sa hindi, kaya nagtagal ako sa Baptist church. Kasi nga, kahit may mga umaalis, pag tinignan ko yung mga umaalis, sila yung may mali. Wala silang masasabing may ginawa si pastor na mali sa akin, and therefore, dapat ako umalis. Wala. Lahat yun, hindi makapagsalita, hindi makaharap sa church. Kasi sila yung may mali, ayaw nilang aminin, tapos ibang gagawin nila. Maninira na sila sa labas. So, ngayon, halatang-halata rin siya. Kala niya siguro, baguhan ako. So, ano ngayon? Wala. Hanggang uli. Wala. At yun nga, kaya litong-lito ang mga tao ngayon salvation, kasi mga kulto, katong sinasabi dito, sa ating verse, doon na tayo, di ba? Sige, balik tayo sa... Pwede tumal tayo sa Romans 12:8. Okay, sabi sa Romans 12:8, and he that exhorted on exhortation. Ito yung mga gifts, di ba? Romans 12 is parang yung mga ministry natin. Okay? So, kung ikaw ay nag-exhort, mag-exhort ka, diyan ka magaling eh. Binigay sa'yo ng Diyos yan. Kung giver ka, marami binigay sa'yo. Hindi naman nag-accidente lang din yan. So, sabi mo, let him give with simplicity. He that ruleth with diligence. Okay? Nabasa ko na itong nawasan na to. Yan ang ano eh. Bihira, no? Tindi. At hindi pala yan. Nung pinanmahan pala ni Ramos, grabe rin yung ano nila doon. Naalala ko pa yun eh. Hindi pa tayo nawasan nun eh. Nagpo-poso lang kami yun. Ang naisip ko ngayon, maganda pa tayo yun eh. Kasi pinaghangaran niya ng mga to. Maganda naman yung ginawa nila. Kaso, talo tayo. Nausapan itong mga gobyerno natin, hindi magaling. Pinasubo tayo, bandang huli pa tayo padedemanda, patay. Ano ba yun? So kasi pag ruler ka daw, dapat with all diligence, ito yung gawin ko. Kasi ako yung namumuno, maraming apektado sa mga mali at tama akong desisyon. Diba? Kasi he that show with mercy, with cheerfulness. Okay, kasi pag nagpatawad ka naman, hindi yung paggalit ka, yung epekto nun, mali. Pag hindi ka cheerful, sa halip na makabangon yung isang tao, ano mangyayari? Parang gusto mo siyang, ano eh. Kahit ang mga tanong ko, pag napalo ko ngayon yan, mamaya, malambingin ko na.
Kaya nagtataka sila, ba't ganun si tatay? Kasi ayoko kayong, ano, dapat mabalance yun. Hindi kayo galit ng tatay nyo lang. Mahal kayo ng tatay nyo, pero kaya kayo kinokorek, kasi kailangan kayong i-correct. May mga time na kailangan kayong paruin. Nakita nyo ba yung meme sa, ano, sa Facebook din? Parang ano, yung bata, gaganyan siya, papaluhin siya naman. Oh. Nakita nyo ba yan? Share ko nga sa inyo. Nakakatawa eh. Kasi yun ang sabi sa Bible, no? Matututo sila pag pinapalo. Anyway, so bigyan natin ng oras ito sabi dito, bakit yung exhort, mag-exhort ka lang. Yung rule, mag-diligence ka lang. Yung show it mercy, cheerfulness. So nakikita mo agad kung ano yung para sa inyo. Pero bakit sa pagbibigay daw sa pera, okay, do it with simplicity. Bakit ganun? Ano bang madalas ginagawa ng mapera? Katulad nga yan. Sa Meralco, MWS pala. Diba? Mayaman yung mga, kaya sila nakakuha ng kontrata eh. So, ang tinatanong sa inyo ngayon, sa palagi nyo ba, mabait si Ayala, tsaka si, ano, Lopez pala na ako na dyan eh. Bago binili ni MVP, yung majority. Sa palagi nyo ba, napakabait itong mga taong to. Hindi nga. Mabait sila kasi gusto nyo magkaroon tayong tubig eh. Ganun ba yun? Hindi ganun, okay? So, business yan, okay? Kaya ngayon, napansin nyo, inaral nila yan. Kaya ngayon, talo yun. Si Duterte, talo tayo dyan. Nasabi ko na sa inyo. Bayad na naman tayo, talo na agrabyado tayo kasi hindi natin inaral. Okay? Kaya ngayon, ang sinasabi dito, get this ha, kasi napaka-central to sa ating message ngayon. Pag ikaw daw ay may pera, pag ikaw ay nag-exert, gawin mo nang maayos. Kunwari, teacher ka. Di ba, gawin mo nang maayos? Paano ba inaayos ang pagiging teacher? Siyempre, para maintindihin mo, para maintindihan ng iba. May ano-ano ka pa dyan, may mga visual aid, kung ano. Ba, inaayos mo yung pagtuturo mo para makapag-ministeryo ka na maayos. Kasi pag hindi natuto yung mga tao, hindi ka maayos. Pero pag sa pagbibigay, masyado simple yan eh. Ibibigay mo o hindi, maliit o hindi, malaki, ano, kulang o hindi, sapat o hindi, consistent o hindi, ganun lang kasimple ang pera. Pero yung mga mayaman, anong gagawin? Yung katulad niya, kunwari, gagawang tayo ng ano, ayusin namin yung mga tubig, meron pala silang iniisip na iba. At paano gagawin nila yon? Inaral nila yon, okay? So, kaya ngayon, pagbibigay daw, dapat, hindi ka rin nag-iisip, paano ba ako lalo dito pagpapalain? Or, hindi pagpapalain yan, kasi makasarili nga eh. Paano kaya sa church, ako ay magbibigay ako, pero dapat ako yung mag-gain ulit. So, anong ginagawa ng iba? Diba? Yung iba dyan, magbibigay later, mag-advertise na. Ito! Lahat ng ano, ganun. Ang mga business-minded. Hindi pwede sa kanilang pagbibigay na hindi na lamang sino nagbigay. Dapat malaman mo ako nagbigay niyan. Okay? May pakinabang ako dapat dyan. Okay? So sinasabi ko dito, ang pagbibigay ng maayos ngayon, ng may simplicity, ito yung maganda. Na pag kailangan, hindi matisod yung mga tao, ginawa pati church, ginawa mong business. Huwag na, sabi doon, pag nagbigay ka, huwag mo nang paalam doon sa kaliwa, sa kanan. Nagbigay ito, huwag mo nang paalam. Ay, napaka-importante yung sinasabi lagi natin, yung mga mayaman dito sa libutan, sila yung talagang mas matutuksong ano, hindi sumunod sa Panginoon, di ba? Sabi na, for hardly as a rich man come to the kingdom of God. Yung sabi sa Bible, bakit yun? Yumaman lang, mahirap na maligtas. Yun nga eh. Yun talagang rule. Sabi rin sa 1 Timothy 6, di ba? Diyan na naman tayo, 9 and 10. He that will be rich fall into temptation and snare. Dahil lang mayaman siya, siya na yung madaling malaglag sa, yun na sinabi dun eh. Nagdi-dispute ka pa ba dun? Tsaka na-observe mo na dito, ano? Nung kailangan explanation. Pero minsan, ganun tayo. Kaya ang payo sa atin ng Bible, ang payo sa atin ng salita ng Diyos, pag ang ministry mo, giving. Huwag mo nang pakomplikado yan. Bigay mo lang, yun na yun, tapos. Unless gusto mong ano, yun nga, salip na ministry na, reward na sa langit yan, wawala pa. Kasi ayaw mo talang ibitawan eh. Gusto mo may ano, makasigurado ka. Nababalik sa'yo, hindi nga yun ang ministry.
Sabalay mo pag-preacher ka. Okay, katulad ko natin ako. Iniisip ko, lahat ng iniisip nyo. Tatanong pa ako dyan, dad, kamusta yung preaching ko? Sila ba yan? Ay, sige, next time, medyo ingatan natin. Ako, nagtatanong din ako, pero hindi dahil para, ano, para makilala ko yung tao. Kung sino ko kailangan mag-ano. Pero, oh, kamusta kayo dyan? Okay, sa YouTube channel natin. Oh, ito, tone down ba natin o hindi? Medyo i-tone down mo. Oh, sige po. Noted. Kasi ngayon, yun ang ministry mo, hindi mo dapat i-compromise. Okay? So, sa pagbibigay, simplicity. So, meron pa tayong dalawang verse. Dito na lang sa 2 Corinthians 1.12 bago sa ating main. Naubos na yung oras ko. 2 Corinthians 1 muna. Verse 12. So, anong simplicity naman daw tayo dito? Saan in-associate yung simplicity? Okay? For our rejoicing is this, the testimony of our conscience. Okay? Handa niyo ba yun? So, saan tayo natutuwa? Uy, meron na namang ano. Salamat, may nagbigay ng ano, ham. Mimiss ko yun. Pero, saan tayo nag-rejoice? Kasi pera. O, napuri tayo. Uy, alam niyo ba, dami nag-congratulate sa akin dahil sa ginawa ko. Ganun ba si Paul? Tingnan niyo, for our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, okay, but by the grace of God, we have had our conversation in the world, and more abundantly to you work. Medyo mahaba, no? Pero anong ibig sabihin nun? Ganito po yan. Yung ibang mga tao, ay gusto nila, yun nga, lagi sila nawapapurihan, okay? Pag sinabing fleshly wisdom, ano sabihin? Fleshly wisdom. Diba? Pansinin nyo yung mga hindi talaga marunong sa Bible, pero kung gusto nila, ay, ang galing nyo sa Bible. Anong gagawin nila para sila yung tingnan ng tao na magaling sila? Diba, they will use kung anong mga title nila, Masters of Divinity. Pero malino mo interpretation sa Bible. Master, ano daw, mga Greek daw. Nga gagamit sila ng mga big words like exegesis, eisegesis, mga epiphany. Ano pa yung mga big word dyan? Ano ba yung sa salvation? Dispensation. Ano yung salvation? Soteriology. Mga ganon. Gagamitin nila yung parang galing siguro ng taong to. Kasi alam nyo yun, hindi namin alam. Di ba? Tama ba yun? Hindi ganun ang teacher. Dapat ang teacher yung natututo yung pinuturuan mo. Hindi yung na-impress sa'yo dahil hindi nila alam yung alam mo. Okay, kasi nasabi ngayon dito, the testimony of our conscience. Ano yung sabihin testimony? Patotoo. Ano yung conscience? Yung sinasabi mong alam mong tama at mali. Okay? Kinontrast yun sa kanilang fleshly wisdom na nagmamalaki ka lang kasi gusto mong purihin ka. Nagmumukha ka lang, pinapalabas mong matalino ka. Hindi naman. Ito pinapalabas mo. So, yung sinasabi ngayon doon, hindi yun ang testimony of conscience. Diba? Ito, sabihin ko sa inyo, bakit na nag-stay sa Baptist? Okay, kahit minsan may mga pagsubok din, katulad yan. Iniisip ko nung, bakit na tinitira natin yung mga iglesia, Catholic, sila yung marami. Diba? Ganun yung mga bata madala, sa hindi, sa numbers nakatingin. Mga batang Kristiyano. Dahil kung hindi tayo, malita, ganun ba yun? Hindi nga, pag binasa mo sa Bible, puro baliktad eh. Yung sila yung pinapersecute, galing sa Diyos sa kanila, konti sila, pero sila yung tama. Diba? Old Testament hanggang New Testament, ganun. Kaya ngayon, ba't umaasa ngayon, dadami tayo ng napakarami, yayaman ka na napakayaman. Katulad ni Joel Austin, kailan lang, pinapakinggan ko kasi siya nabalita, si Kanye West eh. 16,000 capacity, every week, 55,000. Ba't may expect na magkaganon ka kung tunay na lingkod ka ng Diyos? At ang nababasa mo salita ng Diyos ay simplicity and godly sincerity. Yung pala gusto ko dito. Medyo nag-off topic ako. Pero ang gusto ko lang pakita dito, yung simplicity, okay, pwede siyang maging masama, pwede siyang maging ugly, pero pwede siyang maging good. Ngayon, good siya kanina dahil, ano, sa Romans 12:8, ano yung good doon? Diba? Ibig sabihin, ang efekto ng giver ka, yun ang ano mo, kailangan mong gawin yung simplicity dahil doon, mapapabuti ka.
Okay, ngayon, dito ngayon, ano yung simplicity dito, no? Associated siya with godly sincerity, di ba? Yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, di mo gusto mong pakitang tao na magaling ka, papakita mo lang yung simple, hindi mo gustong yung ibang tao ma-impress nga sa'yo, kaso di mo related din yung sinasabi mo. Ikaw yung nagiging focus. Mas marami kang title dyan. Ano ka ba? Master ka ba ng divinity? Saan ka ba gumaduate? Kasi ang expectation nila, pag sinabi kong graduate ako ng ganyan, magbabago yung tingin nila sa'yo. And therefore, kahit anong sabihin mo ngayon, paniniwalaan na. Tama ba yun? Hindi ganun. Kaya sinasabi dito eh, mas gusto ni Paul yun. Kita nyo ba si Paul? Meron siya actually credibility, pero hindi niya ginamit yun. Minsan-minsan lang. Pero sa kabaliktad niya ginagamit, sabi niya, binaliwala niya yun eh. Kasi alam niya, kahit mataas ng tungkulin niya dati, sa kanya, baliwala yun. Hindi naman ako ligtas dati. Naligtas ako nung ako'y binulag ng Diyos at nakilala ko siya. Diba? Talagang nakilala ko si Kristo. Ganun siya naligtas. And therefore, hindi niya, ano yun. Kaya sabi niya, by the grace of God, we have had our conversation in the world more abundantly to you ward. Ibig sabihin, ano yun? Sa biyaya ng Diyos, kaya si Paul ay nakikiusap at nakakapag-usap, okay, conversation, in the world, at nakakapag-perform na maayos na ministry dahil yun sa biyaya ng Diyos. Ngayon, kung dahil magaling ka, biyaya ba ng Diyos yun? I mean, pag naniwala sila sa'yo dahil nagpaka-title-title ka dyan, kaya sila naniwala, biyaya ba ng Diyos yun? Ikaw na gumawa nun, di ba? Hindi na yung biyaya ng Diyos yung makikita ng tao. Okay? Kasi sabi niya dito, ang focus ko dahil minister ako kayo. So nakita niya pagkakaiba. So dito sa bagay na to, napakaganda na maging simple. Pag teacher ka, tingnan mo na lang si Jesus, gumamit ba siya ng mga big words? Di ba? So ito ha, tandaan niyo to. Si Jesus, yung iba, yung mga Pharisee, they use, ano ba yun? Nalimutan ko yung term. Ano yung fine, okay? They use fine words. Yes, soteriology. Mga ginagamit lang nila yung words na fine. Na alam nila, pag narinig yun, i-associate sila ng magaling. Pero si Jesus, napansin nyo ba, ano ginawa niya? What he did was yung fine use of words. Okay, maganda yung pagkakagamit niya sa mga salita. Yung iba, yung magandang salita sa kanya, yung pagkakagamit niya sa mga simpleng salita, maganda. Ngayon niyo, pag tinignan niyo yung mga parables, kung paano niya sinabi yung sinabi niya, di ba, nasa Matthew tayo. Ngayon niyo kung paano niya itatrap na siya, na na-maneuver niya pa. Kasi maayos yung pagkakagamit niya. At the same time, maintindi siya ng mga simpleng tao. Di ba? So ako, as a preacher, ganun yung aking isa sa mga talagang objective at talagang practice. Hindi ko gusto yung mga bata dito, hindi ako maintindihan. Kasi yung mga salitang sinasabi ko, hindi kita masundan na eh. Kasi ano yung soteriology? Hindi ko naman kailangan gamitin, ginagamitin ko. Diba? Tagalog, English lang na plain. Okay? So, ganun ang magandang gamit ng simplicity. Dahil sincero ka, okay? Hindi ka gagamit ng komplikadong bagay kasi gusto mo maintindihan ka. So dito na tayo ngayon sa last na point natin. Yung binasa natin kanina sa chapter 11, ano yung sinasabi dito ng simplicity? Ang context po ng chapter 11 ay mga false teacher na naman. Titingnan niyo sa sa 1 and 2, dito na tayo sa 2 kasi sabi lang niya sa 1 parang introduction lang yan eh. Sabi niya dyan, I'm jealous over you with a godly jealousy. Okay? Si Paul kasi nagtanim, si Paul ay nagturo una, kasi ngayon meron iba nakikituro-turo din. Ganun nangyari yung context dito, kaya sabi dyan, no? For I espouse you to one husband, sino yung husband natin as a church? Si Jesus Christ, that I may present unto you a chaste virgin to Jesus Christ. So Christ, yung sabihin, that malinis. Ganun ang ginagawa ng minister. No? Tinuturuan kayo ng maayos para kayo, maharap kayo sa Panginoon, yung buhay niyo, ibubuhay niyo, maayos na agad. Yung iba'y nagpagal, yung iba'y nag-aral, ngayon, tuturo na lang sa inyo, ganun pala, pag naniwala kayo doon, purong-puro kayo sa harapan ng Panginoon. Pero sabi dito, but I fear, okay, tandaan niyo na, I fear,
Saan siya galit? Ah, saan siya takot? Lest by any means. Kahit anong paraanan pa yan. As serpent beguiled Eve. Anong ginawa ng demonyo kay Eve? Niloko siya. So, ang kinakatakot daw ni Paul, itong mga to, yung mga Kristiyano na, maloko din. At anong klaseng pangliloko to? Sabi dito, through his subtlety. Ano yung subtlety? Subtle, yung hindi mo halos madetect, di ba? Ganito na pala yung ginagawa niya, hindi mo alam. Hindi mo naisip na loko-loko pala to, parang kausap ko kahapon. Akala ko talaga, gusto niya matuto. Ako din, gusto ko niya matuto. Sige, banggay natin. Tingnan natin yung alam mo. Okay? Mali ako, mali ako. Tingnan natin. Yung pala subtlety pala yung introduction niya, akala niya, sabi, makipag-usap lang ako, bandang uli, nakaready na pala yung presentation niya sa kanyang Pentecostal garbage. Ayun na pala siya presentation. O sabi mo, tatanong lang po ako, sinungaling. Kaya galit na galit ako bandang uli. Kaya bandang uli, sinasabi sa akin, upokwento kayo, ha? Lahat kami? Pagkatapos ng ginawa mo, kunwari ka dyan, ano, nagtatanong ka lang, tapos nakaready na yung presentation mo. Gusto mo palang pamukha sa amin yung garbage, yung mga Pentecostal garbage nyo. Yung katuluan, yung kalokohan. Ganun pala. Okay, kasi sabi dito eh, yung subtlety ang ginamit ni Satanas, ganun ang ginagamit ng mga false teacher, okay? At ang mangyayari daw sa inyo, yung mga medyo, alam mo na, di pa ganun kalakas, di pa ganun katalino, so your mind should be corrupted. Okay, ganun daw pala mangyayari sa mga simple pa, kasi hindi pa kayo malakas. Ano mangyayari sa pag may subtlety yung kaaway? Makukulap kayo. At nasabi dito, from the simplicity of Jesus Christ. Ibig sabihin lang nun, nanggaling kayo sa simpleng gospel na manampalataya lang, tayo makasalanan, tagapagligtas sa Panginoon lang. Ganun kasimple, hindi mo kayang ligtas sa sarili mo. Eh syempre, kailangan mo ng tagapagligtas. Ngayon, ninigalo sa'yo ng Diyos yung kaligtasan. Siya rin namatay. Okay? Para sa kasalanan natin lahat, pwede na tayong maligtas ngayon. Napatawad na tayo ngayon. Kailangan mo lang manampalataya sa Kanya. Pag manampalataya ka, maging anak ka ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, sa langit ka, hindi na mawawala yung anak ka nga ng Diyos eh. Simple lang, di ba? Ay, hindi. Merong ano. Pag nagkasala ka, hindi ka totoong nag-repent sa lahat ng kasalanan mo. Okay? Alalahanin mo, nag-repent ka ba talaga sa lahat? Hindi, iisip ka ngayon. Iisip ka ngayon. Parang hindi, pero parang nakakahiyang aminin na hindi pa ako ligtas. Sige, pepekein ko na lang. Doon po nga pasok yan eh. Kaya hindi ko makakalimutan, yun ang tanong ko lagi sa kanya. Yung isa naman, Malaysia naman. May nag-add sa akin, nakita lang na nag-comment ako. Nung una, kinabahan din ako doon. Eh, mukhang totoo. Yan yun, hindi siya magaling mag-English. Pero at least, yun, nag-gain ko yung kapatid. In-add ko sa Facebook. Mukhang totoo. So kaya nga, hindi mo malalaman kung sino totoo at hindi. Okay, kung ikaw ay medyo mahina pa ngayon, mga bata, ganun pa lang, nag-observe pa lang ngayon eh, di ba? So sinasabi dito, komplikado ba yung kaligtasan? Mahirap ba intindihin ang makasalanan ka? Mahirap ba yun? Ito tama, ito mali. Ginawa mo yung mali, kasalanan. Mahirap ba yun? Hindi, di ba? Bata nga kayo. Ba't ko tinuturo sa inyo? Alam ko, kaya nyo itindihin to. Kasi itong mga manluloko na to, ang sasabihin nila sa mga tao, kailangan mag-repent ka. Eh, yung repent na word, hindi naman natin araw-araw ginagamit. Kaya di, mapansin nyo, hindi natin ginagamit yung soul winning. Eh, pag nagtanong talaga, nakahanda rin tayo. Pero, hindi natin ginagamit yan, hindi natin kasi madalas gamitin yan, hindi alam ng tao yan, yung tamang biblical definition. Okay, and therefore, hindi natin sila kinukurap. Okay na yung simple lang. Pag naligtas na sila, panibagong face na sila ngayon. The discipleship na. At least naligtas muna. Napakipotado na, di ba? So, yun na yun. So, bakit natin nag-uusapan ng simplicity? Sinapakipotado nito. Ngayon, maintindihan natin na pag nakita nyo na komplikado ang kaligtasan nito, malamang sa inyo, hindi ligtas to. Kasi ang simplicity that is in Christ, tingnan natin yan, ha? Kaligtasan to, baka nagtataka kayo. Pag tinignan nyo sa bandang uli, ay sabi niya, for if he that cometh preaches another Jesus. Ilan ba ang Jesus? Isa lang. Pero pag sinabi another Jesus, hindi si Jesus yan. Katulad ng Jesus ng mga iglesia ni Manalo, tao lang. Hindi si Jesus na totoo yun. So pag preach sa'yo another Jesus, sabi niya, na hindi naman namin preach sa'yo, hindi naman preach namin sa'yo, yung Diyos na nagkatawang tao, yun ang Jesus.
Pag hindi yan ang Jesus na pinis sa'yo, huwag mong tanggapin. Okay, ganun din naman if you receive another spirit. So again, paano mo nire-receive ang spirit? Salita yan. Pag tinanggap mo yan, ano ba yung tinanggap nila kaya sila naligtas? Yung spirito ng Diyos yun. Hindi yung obligado. Okay? So yan, sinabi niya another gospel. So, paligtasan yan. Okay? Kaligtasan pinag-usapan dito. Hindi yan kung anong bagay. So ngayon, yung tinutulong ko sa inyo ngayon, pag ang alam, kahit sino pa, praise the Lord, kapatid, tignan nyo muna kung ligtas. So, pag hindi nila masabing ligtas sila, may problema na agad. Yung iba naman, pag alam nila, ine-expect mo yung sagot, sasabihin ganun. Iyan mo pa rin, mag-resolving tayo, kakaapon. Tatlong magkakaibigan, si Odessa, si Jamie yung pangalan eh. Tsaka yung nasa gitna, ligtas na lang siya ng una, si Camille. Okay? Kung sabi niya, ligtas na siya. Paano ka naligtas? Ngayon, naniwala ako kay Jesus Christ. So, tama. Eh, sinanong ko, paano kung nagkasala ako, hindi ka napagsa? Eh, siyempre, ano po ako? So, alam mong, hindi tama. So, banda ko, hindi ito manggap ulit. Ganon din yung Judea na napakatagal namin nag-uusap. Okay? Okay lang kasi at least nag-submit siya. So, yun ang nakatawa doon, kahit mahirap. Yun, nagkwento na ng lahat. Nakita ko again, ito na naman yung verdict. No, mga may pastora sila. Anong klaseng church yung sinabi sa Bible na bawal ang mga babae, mga nahimik, pag-study time sa church, tapos may pastora kayo. Anong klaseng church yun? Yung sinabi ko sa kanya, mali nga talaga. Talagang mali. Kasi pinapakomplikado yung ibang bagay, hindi na sinabi ng salita ng Diyos, meron sila ibang idea, baliktad pa. Okay? Kaya yun ang tandaan nyo ngayong umaga. Men, ang kaligtasan ay simple lang, ang Panginoong Jesus, especially papunta sa atin, dahil gusto tayo, minahal niya tayo, gusto niya ang lahat maligtas. Gusto niya lahat maligtas. Mga bata, lahat pa yan. Siyempre, exception yung reprobate. Pero gusto niya, umpisa, lahat maligtas. Ganun siya mapagmahal eh. Pero pag naging komplikadong gospel, pati yung mga dating totoong ligtas, na loko na, tinamad na, matatakot ka na mag-preach ngayon. Kasi komplikado na eh. Ako nga, hindi ko maintindihan paano ko sabihin sa ibang tao. Ano ba? Kaya tandaan niya, the simplicity which is in Christ, huwag tayong lalayo dun. Simple lang ang kaligtasan. Okay? At actually, may marami pang ibang simpleng bagay sa Bible. Pag napag-aralan na natin, even end times, maniwala, malapit na tayo dyan. Pag nakuha niyo yung basic, dali lang pala. Ano mo sa amin ganyan? Eh, yun nasabi sa Bible eh. Napakadali lang pala, ba't litong-lito kayo sa Revelation? Niloko kayo eh. Nagpaloko naman kayo. Simple lang yan. Amen? Amen. Sino gusto na simple? Sino simple dito? Depende sa context, di ba? At least alam nyo na yun. Alamin mo na yung sabihin. Anong yung sabihin? Yung ayaw na matuto, mali yun. Yung kahit sinong tumangay sa'yo, kahit anak ng demonyo, kasama ka? Okay? Yung pala, yung itong parang bading nga ito eh. Sabi ko sa kanya, pangalan mo ba talaga? Yan ang pangalan niya sa Facebook, Missy Nabs. Missy Nabs. Sabi ko, kaya sabi ko, babae ka ba? Ilan anak mo? Eh, mga tanong ko agad eh, kasi magkakangagad ba ako? Lalaki po ako. Missy Nabs? Lalaki. May suspecha na naman. Tapos tinignan ko yung profile niya sa Facebook, puro Duterte, anti-Duterte. Tapos ngayon, gusto mong makipag-usap ng doktrina? Ano ba? Diba? So, yun, may mga topic tayong dapat pag-focusan. Okay? Kung doktrina lang, ako, kaya napansin nyo, pinapasok ko lang yung politika, example ng mali. Hindi tayo dyan makikipaglaban, go Trump, go Duterte, go Lenny. Na tayong dyan. Iiwanan natin, pare-pareho loko-loko, naglolokohan lang sila. Pag-asa ng ibang tao sila, tayo hindi. Amen? Hindi natin pag-asa kung sino ang politiko. Okay? So, okay, malaman natin yung simpleng gospel. Ituro natin, maliligtas ang marami. Yung mga kalaban natin na to, minsan kailangan din natin turuan kung magpapatulo pa. Kung hindi, bahala sila buhay niya. Amen? Amen. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong simplicity na nasa inyo, Panginoon, na nawa, ganun din po kami, katulad ni Paul, na
ingatan namin na lumayo kami dito, Panginoon, sa simpleng gospel. Kayang intindihin ng mga 8 to above years old, Panginoon, na bata, Panginoon, ganun din po matanda. Kahit pa ano yung kasinungalingan na natanim sa kanila, pag ang katotohanan na i-finish na, hindi ito komplikado, kaya niya intindihin. Dahil ang tao ay may konsensya, Panginoon, at ikay mo na umusap sa kanila, at least to that end, na yung mga basics lang ng kaligtasan, Panginoon. So we pray, as all winners, manangan kami dito, Panginoon, sa simplicity na nasa inyo, Panginoon. Hindi na makalimutan, at hindi kami aalis dito ever. So ibang knowledge na mga gain namin, at least, naka-ground pa rin kami dito na kaligtasan ay simple, but yung iba ay medyo komplikado. But pwede namin gawing simple dahil ang simple ay maganda. Kaya ba pang mga even sa aming mga kapatid dito, Lord, si Ate Bing, Lord, sa Tagalog lang siya nagbabasa, or sa English ngayon, nag-aaral siya. Iniwala po ako, Lord, na ginawa niya sa testimony ng ibang Kristiyano, Panginoon. Ngayon yung salita ay nangungusap sa amin. Hindi ito komplikado, kaya kailangan lang ng konting tiyaga at katapatan din sa inyong salita, Panginoon. E pong malalatilay sa buhay sa aming ministry dito, Panginoon. Kaya mong lulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.